Sino-sino ang limang Pinoy athletes na sasabak sa 2020 Tokyo Olympics? Pero bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button for more Philippine sports history. Ang 2020 Olympics, nagaganapin sana nitong July 24 hanggang August 9 sa Tokyo, Japan, ay panandaliang na-postpone muna dahil sa lumalaganap na pandemya. Ito ay nireschedule next year, ngunit dadalhin pa rin nila ang pangalan na Tokyo 2020 sa kadahilan ng pananatili na kanilang marketing campaign na kanilang nasimulan na bago pa ang pandemya. Pero sino-sino nga ba ang mga Pinoy athletes na nakapasok na sa qualifiers at ang may chance ng makasilat ng kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas para sa Olympics? Unahin natin ang Pinoy middleweight boxer na si Yumir Felix Marcial. Si Yumir ay pinanganak sa Lunzuran, Zamboanga City noong October 29, 1995. Sa edad na 13 anyos, tinahak na ng batang Marcial ang mundo ng amateur boxing, kung saan sa loob ng 3 taon ay tinanghal na siya bilang kauna-unahang Pinoy World Junior Boxing Champion ng AIBA nang manalo siya ng gold medal kontra kay Senggis Onat. Ilan pa sa kanyang mga parangal ay ang pagiging 3-time SEA Games gold medalist, 1-time Asian Games bronze medalist, at 1-time AIBA World Championships silver medalist. At ang pagiging gold medalist sa kakatapos lang na 2020 Asia and Oceania Boxing Olympic Qualification Tournament na ginanap sa Amman, Jordan. Nang mantala ang Olympics ngayon taon, ay nagpa siya na si Marcial na tahakin ng professional boxing sa ilalim ng MP Promotions. Ayon sa presidente nito na si Sean Gibbons, ay balak nito bigyan si Marcial ng 3 laban sa professional boxing bago ito tuluyang bumalik sa kanyang preparasyon para sa Olympics. Kung hindi nyo na itatanong, noong 2016 Rio Olympics ay pinayagan ng mga professional boxers na irepresenta ang kanilang mga bansa, pero kailangan pa muna nilang dumaan sa qualifiers para makapasok sa torneo. Sa dami ng offers ni Yumir Marcial sa iba't ibang boxing promoters, ay mas pinili niya pa rin ng MP Promotions. Una ay dahil kay Manny Pacquiao, at pangalawa ay dahil suportado nito ang kanyang hangarin na irepresenta ang Pilipinas kahit na siya ay professional boxer na. Ang pangalawa naman na maaaring makasungkit ng unang gintong medalya para sa Pilipinas ay ang gymnastics prodigy na si Carlos Yulo. Si Carlos Edriel Yulo ay ang unang Filipino na nagwagi ng gold medal para sa World Artistic Gymnastics Championships. Siya ay pinanganak sa Malate, Manila noong February 16, 2000, at siya ang pinakabatang atleta ng Pilipinas para sa darating na Olympics. Si Caloy ay nag-qualify sa Tokyo 2020 dahil sa kanyang pagtungtong sa finals noong 2019 World Artistic Gymnastics Championships, kung saan siya nanalo ng gintong medalya para sa Pilipinas. Sa murang edad ay nakita na ng potential itong si Caloy sa gymnastics, kaya siya ay in-enroll na sa Gymnastics Association of the Philippines ng kanyang lolo upang hasain ang kanyang natatagong abilidad. Siya ay binigyan ng free training ng Philippine Sports Commission sa Rizal Memorial Complex, kung saan naging coach niya si Ricardo Ortero. Ilang gintong medalya din ang kanyang napanalunan sa palarong pambansa at Philippine National Games bago siya tuluyang lumipad papuntang Japan para mabigyan ng world-class training sa gymnastics. Sa kanyang unang sabak sa SEA Games ay nagkaroon agad siya ng 2 gold at 5 silver medals sa 7 gymnastics event ng 2019 Southeast Asian Games. Ang pagiging world champion niya sa gymnastics ay isang indikasyon na maaari na siya na nga ang hinihintay nating mag-uwi ng gintong medalya mula sa Olympics para sa Pilipinas. Pangatlo sa ating listahan ay ang Pinoy pole vaulter na si Ernest John Obiena. Siya ay anak ng mga atletang sina Janet at Emerson Obiena na dating SEA Games medalist at ngayon tumatayo bilang Philippine National Coach ng pole vaulting. Si EJ ay pinanganak noong November 17, 1995 sa Maytondo, Manila. Bago ang pole vaulting, ang unang nakahiligan ni EJ na sport ay ang hurdle, kung saan naging varsity pa siya ng kanyang high school sa Chiang Kai-shek bago nakita ang kanyang potensyal sa pole vaulting nang lumipat na siya sa UST. Since 2013 ay nirerepresenta na ni EJ Obiena ang Pilipinas sa Southeast Asian Games, ngunit nitong 2019 lang lumabas
ang potensyal ni EJ bilang Olympian pole vaulter. Dahil sa taong ito ay nakakuha siya ng 3 gintong medalya sa Asian Athletic Championships, Universiade at Southeast Asian Games. Isama mo pa ang pag-qualify niya sa Olympics noong September 3, 2019 nang sumali siya ng torneo sa Italia kung saan nalagpasan niya ang Olympic qualifying standard na 5.8 meters. Si EJ ang may hawak ngayon sa national record na 5.81 meters clearance para sa pole vaulting. Ang pang-apat na nag-qualify naman para sa Olympics ay ang Filipina amateur boxer na si Irish Magno. Si Irish ay tubong Iloilo City kung saan una siyang na-discover sa Town Plaza nang siya ay yayain ng boxing coach na mag-training bilang boksingera. Nang malaman niya na ang boxing ang magiging daan para siya ay makapag-aral ng kolehiyo, ay agaran niyang kinuha ang oportunidad na matulungan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng edukasyon. Nung una ay hindi niya pa pinapaalam sa kanyang mga magulang na siya ay nag-eensayo na para sa boxing. Ngunit nung siya ay papunta na ng Maynila para mag-aral, ay tsaka pa lang niya sinabi na tatahakin niya na ang buhay boksingera. Si Irish Magno ang kauna-unahang Filipina boxer na nag-qualify sa Olympics nang siya ay makilahok sa parehong qualifying tournament na sinalihan din ni Yumir Marshall sa Amman, Jordan. Nag-qualify siya nang talunin niya ang Tajikistan boxer na si Sumaya Kosimova sa score na 5-0. Simula 2013 ay nire-representa na ni Irish Magno ang Pilipinas sa Southeast Asian Games kung saan nakakuha siya ng 2 silver at 1 bronze medal. Para kay Irish Magno, ang pagsunod sa payo ng kanyang mga coaches ang naging susi sa kanyang tagumpay at hindi niya mararating lahat ng iyon kung wala sila. Ang panglima naman ay ang natatanging Pinoy silver medalist ng 2016 Rio Olympics na si Hidilyn Diaz. Si Hidilyn ay pinanganak sa Zamboanga City noong February 20, 1991. Si Hidilyn ang panglima sa 6 na magkakapatid ng kanyang magulang na si Eduardo at Emilita Diaz. Siya ay naimpluwensya ng kanyang pinsan na si Allen J. Frus Diaz na dating weightlifting athlete na mahumaling sa larangan ng pagbubuhat. Simula 2007 ay nire-representa niya na ang Pilipinas para sa Southeast Asian Games at noong 2008 Olympics ay siya ang pinakabatang weightlifter sa kanyang division at ang kauna-unahang Filipina weightlifter na nakapasok sa Olympics. Si Hidilyn Diaz ay hindi pa opisyal na pasok para sa Tokyo 2020 Olympics dahil sa travel ban sa Colombia noong Marso kung saan gaganapin sana ang huling Olympic weightlifting qualifying event. Siya ngayon ay patuloy na nagte-training sa Malaysia kasama ang kanyang Team HD o Team Hidilyn Diaz na pinamumunuan ng kanyang head coach na si Kaiwen Gao at ng conditioning coach nito na si Julius Naranjo. Alam naman natin na pasok na itong si Hidilyn sa Olympics kung natuloy lang ang kanyang qualifiers dahil siya ay silver medalist na sa Olympics at naging gold medalist na sa kakatapos lang na Asian Games. Itong lineup na ito ay isa sa mga promising athletes na maaaring magbigay ng unang gintong medalya ng Olympics para sa Pilipinas. Ang pagre-reschedule ng Olympics ay magbibigay ng karagdagang oras para sila ay mag-ensayo pa ng mabuti o pag-aralan ng kanilang magiging kalaban sa paligsahan. Sino kaya kina Yumir, Paloy, EJ, Irish at Hidilyn ang mag-uuwi ng gintong medalya ng Olympics para sa Pilipinas? Itong video na ito ay isang pagpupugay sa natatanging Pinoy Olympians in Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.